Alright, good morning guys. Welcome to another vlog. And today, I'm super excited. At alam ko, super excited din yung isa nating tropa na nasa Karagatan, sa Siangsiman, si Rupert Goco. May nag-usap kami, interesado, nakikita niya yung project car ko. Nabanggit ko nga sa kanya na may alam akong pagkukunan ng gusto niyang kunin para sa box niya. And ngayon, pupunta tayo sa Olongapo para kunin yung gusto niyang yun. So, samahan niyo ako. Let's go! Okay guys, we're on our way to Olongapo. Dito tayo sa Subic. Ang dami pa rin tao. Parang normal ang buhay. So, Subic, Olongapo boundary, merong checkpoint. Hindi tayo sigurado kung makakalusot tayo. Kasi random ang ginagawa nila. Minsan halos lahat nakakalusot, minsan naman walang nakakalusot. Nag-try ako several times, siguro sa tatlong beses kong pagtatry, isang beses pa lang ako nakalusot. So today, kailangan nating makalagpas sa checkpoint dahil nasa Olongapo yung pupuntahan natin. Tingnan natin kung makakalusot tayo sa checkpoint. Itong item nga pala itong kukunin natin. Tagal ko na nakita ko to. Actually, nakita ko lang siya by accident. May pinuntahan ako sa Olongapo na tinimbre nung latero ko. Sabi niya, meron daw siya nakitang box type na naka-junk. So, hinanap ko yung lugar. Junk shop yung lugar kung nasaan yung box type. Nahirapan pa nga akong hanapin dahil medyo nasa looban. Yung pinuntahan ko, akala ko for sale yung box type kasi naka-junk na talaga. Mayroong mga nakapatong na mga kung ano-ano sa bubong, yupi-yupi, puro kalawang na din. So hinintay ko yung may-ari, nakatambay lang ako doon. Actually ano siya, box type GT, kulay silver. Pero medyo bulok na nga lang. Ngayon, pagdating ng may-ari, sabi ko, sir, magkano po yung box type? Sagot ba naman sa akin eh? Sir, hindi binibenta yan, ginagamit ko yan. Maandar yan. Mabira. Kala ko naka-junk. Madaling sabi, hindi natin na nakuha yung box type. Umuwi tayong luhaan. So yung pauwi na ako, naglalakad ako, may katabi siyang junk shop na hindi naman actually junk shop. Parang part junk shop, part chap-chapan. Nakita ko kaagad, may kinakate silang RVR. Mitsubishi RVR. Tapos nakatanggal na yung makina. So tinanong ko yung may-ari, sabi nga nang binibenta niya nga daw isang buong makina, 4G63 2.0. Kakukuha ko lang nung sa akin, tapos mas mura niya pang binibenta. Tinandaan ko na lang yung lugar niya, kinuha ko yung contact numbers niya just in case na magkapera ako, kukunin ko yung makina. Kaso hindi pinalat, wala tayo sa lapi. Nabanggit ko kay Rupert ngayon, kaya siya ngayon ang kukuha. So, madaling sabi, ang kukunin natin ngayon guys is 4G63 2.0 DOHC engine with wiring harness and computer box. Malapit na tayo sa checkpoint. Tignan natin kung makakalusot tayo. Boss! Kaway-kaway naman dyan! Ayos lang ba kayo dyan? Traffic. Malapit na tayo sa checkpoint. Ayos! So, we're on our way guys. Nakalusot tayo. Thank you naman. Guys, dito na tayo sa Olongapo. May naalala nga pala ako, may isa pang tropa na nagre-restore din ng box niya. So, dalawin lang natin. Matagal na niyang project to. GSR naman to. Tatlong palyar na siya, pasa-pasa.
dahil palpak yung mga dati. So, tingnan lang natin. So, dito yung shop. Dito yung box type. Nare-restore. Tingnan natin sa dipin natin. Nga pala si Joshua. Finally, na-meet din kita. Si Joshua nga pala, kapwa ako nagre-restore din ng box. Sa kanya naman, 1985? 86. 86 na GSR. Yan, ang kanyang beloved GSR. Ilang taon nang nire-restore to? Halos 1 year na. 1 year na din. Akala ko nga, matatapos na to. In fairness, hindi sila nagtipid sa Masilya. Paano masabi? Galante. Pangatlong shop niya na to, dahil yung dalawang nauna ay sablay. Lapit na rin. At least wala nang bulok na. Ito lahat. Ito yung story nito. Is ano, pantay na pantay. Walang ganon. Walang groove. Kaya yung latero dito, kaya yung tinanggal yung double. Eh, yan ang importante sa box type, yung mga kanto-kanto eh. Dapat buhayin yan. Kasi box eh. Oo. Ito talaga. Hindi naman to Lancer itlog na bilugan. Okay, so okay na yung flooring. Ah, okay na yung ilalim. Na underlord na. Hindi namin siya pina-underlord mo eh. Ano pala? Eh, parang may dati na siyang undercoat eh. Ay, ito yung ikukulay mo, puti? Hindi ba, di ko ulo dito. Kaya ano rin, kasalanan din ng unang shop yan. Oh. Kahit yung machine ganyan, ito, mali-mali din na. Kaya inuulit pa nung nalang yung tempo. Grabe. Ayos na may makina mo. Okay na ako, kuya. Kumaandar. Kumaandar. O, bago yung ano mo, di ba? Yung carburador? Bago. Ayos. Sa newly overhauled din. Hindi pa pala, ay, naka-power steering nga na rin, no? Oo, power steering. Power steering. Yeah. Ang mga nagbabox na gustong lumambot yung manibela, merong option na power steering. Ito. Ano pangalan ng shop na to? 515 City. Kila Escusa? Apo. Ito nga pala yung shop nila sa tapat ng BWGO. Ay, yung sunturi may ari. Sino? Kasi may-ari na siya eh. Ito si anak ni Bear. Siya ang tagapagmana. Tropa mo? Tropa. Eh, tropa din daw yan yata nung anak ko eh. Oo nga po eh. Hindi ko magkakilala daw po siya. Eh, katwiran yan ng mga nagre-restore gaya ni Gary Baybay. Andito na tayo eh. So, samantalahin na. Ang number one na kalaban ng pagre-restore eh pagiging excited. Ang tendency, pag masyado ka excited, so shortcutin mo na yung mga trabaho. Shoutout din sa mga ano, mga nagre-restore din during pandemic. Oo. Okay, mawala ng pag-asa. Yung latero ko, missing in action. Nasaan ka man, Hernan? Kita ka, magparamdam ka. Ito kayo, ano to? Yeah, Mikey. Mikey, maybe. Maybe. Airpods ko dati. SL. SL. Ayang ko kuya kasi ano, binenta namin sa tawag dito, sa pinsan niya. Ginawa naman, pinakatay dyan sa kabal. Ano? Ewan makita nyo pa to. Yeah. Ano plate number? PHY832. Sana, mahanap pa. Gaway-gaway muna dyan. Disc brake din siya. Yan ang similarity sa GT tsaka GSR. Well, unahan na lang tayo. Sino una makakompleto ng project? Sino rin may force move dyan? Steering. Hirap din nun eh. Okay guys, galing tayo sa 515 City shop. Na-meet natin si Joshua Bitug. Dito rin natin yung project car niya. Tanong tayo niya sa karinderya.
Kakain muna, gutom na. Alright. Doon tayo sa shop ni Mark. Andiyan po si Mark? Oo. Ayun na pala. Okay lang, video kita. Hindi ka naman wanted, no? Ayos na, na-ready mo na? Ang iniisip ko kung paano natin kakarga sa Fortuner. Napakaraming ano dito sa mga nag-re-restore. Langit to, langit. Ito. Ayan. Small body. Top down. Kinatay. Okay guys, papunta na tayo ng shop. Galing lang ako sa bahay, nagpalit, puro pawis. Hindi ko na nakuna ng video yung actual na pagkuha natin ng makina dahil napuno, naubusan ng memory yung device ko. Pero nakuha na natin. Alright, Rupert, may bago ka ng makina. Meron ka ng 4D63 2.0. So papunta tayo sa shop para maibaba yung makina. Grabe ang bigat. Inabot kami 5 tao para magbuhat. I'm glad also na nakuha natin at hindi tayo naunahan ng ibang bayan. Okay guys, andito na tayo sa shop. Naibaba rin namin yung makina. So ito na siya. Tining! Yan ang tinungan natin sa shop sa Olongapo. 4G63. Bali, dalawa na siya. Ito yung sa akin. Ito yung 4G32. 4G63. At ito yung bago. So, Sir Rupert Loco, siguro naman masaya ka na. Ayan na. Pinaka-asam-asam mo. Okay? Okay guys, finally, tawag dito, finally na nadala na rin natin sa shop yung new engine ni Mr. Rupert Goko, 4G63. Nahirapan kami ibaba ng sasakyan yung makina dahil sobrang bigat, pero at least masaya na ako at nandun na siya sa shop. So Rupert, hinihintay ka na ng makina mo. Uwi ka na. Kailan ba uwi mo? Basta kung nandito ka na sa Pinas, welcome kang pumunta rito sa Subic, sa shop, para makuha mo yung makina mo. Yun lang po para sa video na to. Sa susunod na video na ulit, mag-like na lang tayo, share, tsaka comment kung may mga katanungan po tayo. Sa mga bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe na po tayo para masaya. Para updated din kayo sa mga susunod kong videos. Okay? Have a great weekend guys. And stay safe all the time. And sana matapos na itong COVID na to. Okay? Till next time guys. Bye! Alright!